mga front yard, magandang araw po sa ating lahat at welcome sa Front Yard Video. Sa aking mga subscribers at viewers, ako po ay patuloy at taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa aking maliit na channel. Maraming salamat po. Kung kayo po ay bago lang o napadaan dito sa aking channel, sana po ay i-consider nyo na mag-subscribe at malaking tulong na po yan. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang pagluto ng puso. Nung nakaraan kong video ay ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa na itong lagayan ay yung puso. Ngayon ay ipapakita ko na naman kung paano lulutuin yung bigas sa loob ng dahon ng niyog. At titingnan natin kung yung sukat din ng saan ang sukat. Ipapakita ko sa inyo. At ngayon po ay umpisahan na natin na lagyan ang ating mga puso ng bigas. At ang paglagay pala ng bigas, mga ka-front yard, ay hanggang dito lang sa gitna natin lagyan. Dito. Ito yung tutoy, ang baga, tinatawag nilang tutoy. Tutoy ng puso. Nasa gitna. Bali, yung bigas po ay dito, hanggang dito lang ang ipi-fill up natin. At para mayroon siyang space na makatubo. At ngayon ay lagyan na natin. Sa paglagay po, pwede po natin gamitan ng imbudo para hindi siya yung masayang yung bigas o matapon, hindi matapon yung bigas, ganyan. Tsansahin na lang kung yung bigas ay nasa kalahati na. Ayan po. Oops, dama na padami. Bawasan natin. Basta makikita naman dito sa loob yung level niya. Kaya silipin na lang. Ayan. Ayan, nasa kulang pa. Okay. Ayan, nasa gitna na siya. Dito na siya banda sa gitna. Pagkatapos po ay ilalak na natin. Ang paglak ay ganyan. Ikot lang. Tapos ipasok siya dito. Ayan na po. Ito naman yung diamond shape na puso natin. Ayan. Okay, sa gitna na siya. At i-stopper natin siya. Yan lang.
At ngayon po ay ito na, ito po ay nilagyan na natin ng bigas lahat. Kunti lang ang nilagay ko, ginawa ko dahil tinachansa ko lang na mauubos namin sa isang kainan. At ngayon ay ang susunod natin gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig. At ngayon po ay magpapalingas na tayo pa gamit ang uling. Isa natin ang alcohol. Yan na po. At hihintayin na lang natin na kumulok siya mga spices bago natin ilagay yung ating suso. Pakuloyin muna natin. Habang nagpakulok tayo ng ating tubig ay papakain muna ako ng mga manok. At nagugutom na ang ating mga manok kaya kainin ko na. A few minutes later. At ngayon po ay lumabas na yung steam sa takip at kumukulo na siya. At ngayon ay ilalagay na natin yung puso natin. Natin. A few hours later. At ngayon po ay luto na ito. Hapon na kasi namin ito sinalang kaya naluto gabi na. Ayan na po.
ito po ay niluluto natin ng isa't kalahating oras hanggang dalawang oras. Depende lang kung pagtikim nyo ay malambot na, okay na yan. Yan ay okay na. Pagkatapos niya po ay i-drain natin. Dito natin ilagay sa strainer. Sa may drain. Para yung tubig ay ma-drain. At hindi siya mapanis. Oh. Ito na po ang ating finished product na puso, mga ka-front yard. Yan ang magiging kanin namin ngayong gabi. At ang aming ulam ay ito. Lechon manok. Yan ang masarap iparis sa puso. At meron din tayong liempo. Yan ang masarap dyan. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang laman ng ating puso. Presenting my puso. Aww. Ganito lang po pag kakainin siya, kakainin na siya ay hihiwain lang natin yung balot niya na dahon, ganito. Yan. At ito na po siya. Yan, makang masarap. Ito yung magiging kanin namin na kaparis sa aming ulam na lechon manok at saka liempo. Maraming salamat po! At yun lang po mga kaprant yard ang pagluto ng puso. Ganun lang kadali gawin. At sana po ay may natutunan kayo sa aking video. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, sana po ay i-consider nyo na mag-subscribe at malaking tulong na po yan. At huwag kalimutan pilutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Dito lang sa Front Yard ni Joe. God bless. Bye-bye.